mga kasama natin, okay, sabihin ko na ang mga guest natin, ha, okay? So, isa sa guest natin eh ang ating legendary, kilala niyo 'yan, the Captain Lionheart, ha? Alvin Patrimonio, andiyan siyempre ang ating coach Ryan Gregorio, 3-time PBA champion, at ang aking shooting coach, si coach Ronnie Magsanok, ha? Coach Ryan Gregorio. Thank you, coach. Yes. Oh, good to see you guys. Na rin tayo. Paano mo ba nabuo tong 2019 na ito? Kasi ang history nito, pagkakaalam ko, coach, 'di ba parang last year mo na 'to eh. Kailangan may ma-prove ka sa Pure Food na dapat may mag-go all the way or something na magandang performance. So parang last year mo 'to, coach, 'di ba? Tama ba, coach? Ano 'to eh? Alam mo, experiment tong team na 'to eh dahil we didn't have a good year before 2010. So alam ko tagilid na ang aking coaching career. Okay. Marami tayong movements na ginawa, trades and all that did not pan out. Yes. So ang huling wish ko lang noon is sana ma-i-correct ko lang yung aking mga pagkakamali sa trading. Kasama ka na ron. Kami ni Pingris, alam ko. Kayo ni Pingris. Eh. Oh, bago yes. Kuha kami ng coach, di ba? Oh, kayo. Pero paano kayo, nangyari yung coach? Paano naging usapan noon na si Ping from San Miguel, vital part, nakuha mo sa Pure Foods, di ba? Ah, parang inayawan na rin siya ron. Ay, Ping. Hindi. Talagang wishlist yon. Wishlist talaga. Sabi ko, ano lang, if it is possible to bring him back. And go for parang ano rin eh, parang last dance din yun eh. Yun, kaya nga eh, ang ganda. Oo eh. So we were also fortunate, si Don also was able to join our team. KG, yes. And Rico Meyerhofer, grabe si Rico nun. Pinapanood ko nga yung ano, yung throwback Rookie of the Year eh. Game natin. Rookie of the Year yan. Coach, kung hindi mo kami iniiwan sa Pure Foods, feeling ko naging superstar ako eh. Nakalaman! Kaso, iniiwan mo ako, bumalik ako sa role player eh. Ha? Oh my! From star player, naging role player ka na naman, Utol. Oh. Feeling ko malaging star ako eh. Pag, ano, after nga nun, parang ano eh, puro sumikat ka na lang doon sa Supalpal eh. Supalpal. Hey, coach, meaning si Boss Ramon Ang, nag-request ka talaga sa kanya na this is my team, parang gusto sana bigay mo yung mga tools na kailangan ko, parang ganun, coach, parang binigyan ka ng parang Pure Foods, binigyan ng go signal na sige kayo naman ang mag-perform, kumaga tama ba yung coach? Hindi ano yun, ang kinausap ka ko noon talaga si of course Boss Cap, yeah, tapos si Gobrin eh, tsaka si Boss Butch Alejo. So ano eh, kumbaga last row, I knew all along na if we did not perform, ano yun eh, parang it was a risky move on our end also. Coach Ronnie would attest to it. Yeah. Sabi ko kay Coach Ron, magbalot-balot na tayo, Coach Ronnie. At kung hindi pa ito pumalo, goodbye na tayo. Oh. Pero Coach, grabe, alam mo, nung binubuo mo yung team na yun, nakita ko eh, ako sa puso ko, parang, all the way to. Eh talagang ano, ang ganda nung ano eh, merong ano eh mix of role player, may mix ng star player, coach eh. 'Di ba, coach? Ano 'yon? It did not start out well, parang ano tayo no, roller coaster ride. Eh. Tapos eksakto rin na all in din yung mga players, may mga veterans na of course si Don coming from a winning tradition also. Si KG was hungry to prove a point. He developed his outside shot. Nice. So he was really a tremendous floor spacer. Si Pingris, the usual lang, hindi na nakikialam sa ano, yung sa puntos. Tama. Dahil alam niya na na ano, na pwede naman siyang Dennis Rodman. Yeah. And of course si PJ, yung super sub, every time you call his number, he was ready to play. Si Rico, alam mo, hindi ko makalimutan kay Rico yung perimeter jumper niya. Pag yung 15-foot jumper niya, automatic na. Tapos natandaan niyo yun, yung Sampayan Brigade natin. Yes, oh, Rafi Ribis, Rico, Ping, tapos si Kirby. Lalaki. And
Tapos ikaw, you develop your outside shot. Pero pero pag tumitira ka, kami ni Coach Ronnie, kinakagat namin yung dila namin. Eh. Sana kung masok. Lahat kami. Dahil sa inyo ni Coach Ronnie, yung discipline namin, karga namin hanggang ngayon, Coach. Pag sinabi ang call time sa kunyan, sa politika, alam ni Don yan. O si Mayor nagsabi alas 9, 8:30, Coach, andun na ako. Meaning yung disiplina eh. Sa inyo nang galing yan, Coach. Kaya salamat, Roger. Salamat. Sir Roger. Asa si police? Oo, di ba? Exit right pa rin. Natandaan niyo pa rin. Saka hindi pwede yung hindi nakatuck in. Yun, hindi nakatuck in, di ba? Ano yan? Snoopy. Hindi mo lang si Snoopy. Exit to the right. Exit. 3-2. ano yun? Ano yun? Nung bandang huli kasi, ang naisip ko na yung bang ang hirap ng magdisiplina ng mga players, so titirahin mo kung saan talaga masakit. Eh masakit pere. Yo. Diba? So you remember I was also mentioned na I am a very fine coach. Everything that you do, you get fined. But eventually it became second nature for everyone. Yung bang mga yun yung ano yung disiplina talaga sinasabi sa akin ni Ping Parati yun. Kung wala akong coach, magkukwento coach, minsan na traffic ako coach. Alam mo halos paliparin ko na yung coach ko, wag lang ako ma-fine ng 1-5. Ganun kami yung takot namin sa pagka-late. Alam mo, kung experience yun. Kwento ko naman coach Ray ng mga hindi natin alam nung 2009 anong nangyari sa yung sa team natin. Itong ano eh. Kwento ka naman sa amin. That's it. Hindi, syempre. Yeah, ako lang, mga natatandaan ko doon talaga. Yeah. Ito, probably, you will forget this, but there were games na I would bench KG Canaleta. Bakit, Coach? Hindi ko gagamitin. Hindi ko gagamitin. Dahil, for some reason, minsan may ano eh, may method to the madness din ako eh. I would think na the opponent will be ready for him. He might be attacked on defense, 'di ba? Kasi may pagka-Tony ko coach to si ano eh. Si KG, 'di ba? So but papakiramdaman secret ko weapon yan. Secret yan. Weapon. So papakiramdaman ko how he would respond the following game. And fantastic, the following game after being benched, he would score 25 points. Saka yung mga last so, shot niya, coach, eh. Crucial. Makikita mo na hindi niya iniinda at mabait na player to si KG. Mabait na player talaga to. For some reason talaga, he resonates positive. Ha? Yan. Bakit ka na tinetesting? May hugot. Hindi, ano lang talaga. It was a strategic plan. Lalong-lalo na alam ko yung mga opponents minsan would craft a game plan na let us probably attack a particular player. 'Di ba? On defense. So pag ganun ang game plan nila, magpapasok ako ng mga defensive players. But pag kailangan naman natin ng floor spacer, which is really one of the ano rin eh. It is a skill that he developed eventually in his career. Lumayo yung range na nakikita ko na nagpa-practice siya 10, 15, 18 straight shots from the three, pasok lahat. So tumataas din yung kumpiyansa ko. So the things that probably you all did not understand why I was doing certain things, I always had a reason why I do those things. Pero minsan, of course, may sama ng loob and all, but eventually ano naman yan, nahihimas din natin. Wala naman, wala, I never wala met naman. Anyone wrong. Coach Ray, isa pa coach kaya, naalala ko lang ha. Alam nyo, ikaw yung isang coach na hinahayaan mo yung assistant coach mo. I remember, may tigtatatlong games, binibigyan mo ng opportunity si Coach Ronnie mag-game plan. Tama ba? Alternate eh. Diba? Tatlong assistant coaches, sila mag-game plan. Diba? Tama ba yung coach? And very dependent talaga ako sa mga coaches ko. I understand the reality that I don't see everything and I don't know everything. Mm-hmm. So Coach Ronnie was really an important part dun sa development ko as a coach when I started in 2002.
hindi pa ako head coach talaga noon. I was an interim coach. Coach Ronnie was still playing. At bumaliktad yung ano eh, bumaliktad yung tadhana namin na ni Coach Ronnie when I was in college. I was playing college basketball. I was not yet part of UP Fighting Maroon sa Intramurals. He was my coach. So idol ko talaga yan. Mas matanda kasi sa akin si Coach Ron ng mga siguro 6 years. Roger Yap is here. So he was already in college. I was still in high school. So, yun, pagdating doon, minsan pag hindi ko na alam ang gagawin, sasabihin ko lang, Coach Ron, ikaw na bahala. And we really developed a strong bond as coaches and as really good friends. Pare, ikaw ba yung kay Mayor Bico? Ano nangyari doon? Ayan, pakinggan natin. Tangan. At least Mano rin marinig din. Alam na ni Ping yung story, pero in-explain ko na rin kay Mayor. Humingi rin naman siya ng pasensya din sa akin. Okay. Kasi dumaan lang ako, tapos binigay yung coupon, pero hindi ko kausap yung sinasabi ni Mayor na nagsabi sa kanya. Ang kausap ko, matandang lalaki, at saka yung tanod, sabi ko, iparating mo kay Mayor na mali yung ginagawa niya na dapat ibahay-bahay, house to house yung pamimigay. Kasi yung coupon, gusto nila, papila-pila pa dun sa ano. May positive kami dito, 6. Oh my gosh. Oh. Ayan si James Yap. Ano na? Oh, okay. Kaya ako na, ano, na ipa house to house. Okay. Pero, ewan ko bakit minasama yung ano. Ang ano lang, sana tumawag si Ping sa akin para at least na-explain ko agad. Hindi na dumating sa ganun na issue. Nice. Okay. At least na-clear mo. Ron. Pero, ayan si Ping. Okay, okay na. Okay naman. Oh, nice. Good evening. Sana humingi siya pasensya. Oh. Hindi na wala ka kasi. Tinatanong ko, bakit ka na-trade? Okay. No comment na ako diyan. No comment. Bahala na kayo mag-comment diyan. Coach Rai, edi tanong ko lang Coach Rai. Coach Rai, sino ang strongest five mo nung 2009-2010 champion natin? Sino yung pinaka strongest five? Kung dipandiin na coach, sino yung pinasok mo? Roger Yap. Siyempre. Roger Yap. James Yap. Kirby. Kirby Raimundo. Hello. Ingris. Kirby. Mark. Ingris. Pang-5. Rafi. Nagyayabang to si Rico Mayor-Hopper eh, pero kasama siya doon. Talaga? Kasama siya doon. Sabi ko kasi, na eh. Naalala ko, coach, merong time coach na tambak na yung kalaban. Naalala ko, pinasok mo kami ni Rico. Para lang mangulit. Eventually, nahabol naman natin kahit pa paano. Nilabas kami. Pero ano yun, maganda yung sobrang solid yung lineup natin na yun dahil Si PJ for example, automatic. Automatic yan. Pag ipasok mo, sigurado may positive output. Pag pinasok mo naman si Don, hindi mo na kailangan turuan dumipense eh, dahil mas magaling pa sa akin eh. So, alam ko na yan. Alam niya angulo, alam niya kung pinapadiskarte ko na sa kanya pagdating sa post defense. And of course, you cannot leave him wide open when he shoots the perimeter jumper. Bank shot. Alam niyo naman, may angulo yan si Don eh. Pag nakuha niya yung angulo niya, automatic na rin yan. Tapos itong si KG. Si KG, ano yan? Pag na-doble na si James, na-doble na si Kirby, kailangan ng floor spacer. Nandiyan na si KG. Yeah. Snoopy. Tapos ikaw, Paul, ang pasok mo dyan is pag kailangan ng mangulit. Kulitin mo na pati yung coach na kalaban, kulitin mo na po. Papasok na kita diyan. Merong isang instance, first time yata nangyari na pinapagupit ako ng kuko in the middle of the game. Ano ba 'yan? Nangangalmot ako. Hindi. Pero totoo naman talaga 'yung Paul, nangangalmot ka naman talaga. Kalmot pa ako sa iyo, di ba? Coach Ronnie, exit right. Coach Ron, kwento ka naman, Coach Ron, about sa team natin noong 2009, Coach Ron. Anong nakita mo noon yung time na yun? Nung umpisa pa lang na punta si Ping, naputna ako dyan, nalipat kami. Anong pakiramdam mo, Coach? Hindi, maganda talaga yung samahan. Kasi yung team naman na yun was big. Exit right! Hindi lang naman para sa taong yun. No? So marami ng pinagdaanan from yung unang championship ni Coach Ryan noong 2002, tapos noong 2006, may mga nawala, may mga bumalik, may mga hindi na nakabalik. So, sabi nga ni Coach Ryan kanina, yun yung parang last straw.
na siguro kung hindi nag-succeed, eh, wala na. Diba? Pero kayo will stay. Pero through all those, nakita ko talaga is yung samahan. All in, eh. Oh. Kasi maski na many years after na wala na kami sa Pure Foods, yung samahan talaga yung kakaiba. Hindi ko na nakita yun eh sa mga teams na... Pero, coach, actually, nadadala pa namin yung, ano, coach, yung disiplina nyo. Sabi nga ni Polly kanina. Yeah, sinabi ko. Yung talaga yung pinagmamalaki. Oh, Curbs, tanong ko lang, Curbs. Alam, naalala mo yung game 1 natin, kalaban natin, Alaska. Honestly, ha, pare, alam ko hindi ka nagsisimulalik. Pare, may foul ba si Jonty Cugs doon o what? Ang tawag doon, gracia. Hindi, may kasi foul talaga. Ha? May foul talaga. Napanood mo yung ano, The Last Dance? Masagutin na. Hindi nga, kasi controversial yun eh. Galit na galit si Team Cone yun eh. Di ba? Hindi makapaniwala eh. Eh, binigay sa atin yung gracia eh. Ibig sabihin, napaganda, pwedeng, hindi, pwedeng foul. Oo nga, oo naman. Di, pag may pito daw, may foul. Oo, oh, foul. May naalala ko sa kay Coach Ryan, sa kay Coach Ronnie. Sige, sige, labas yung, mo pare, labas mo. Yung sinabi nilang, kiss defense. Akala ko, literally, kinikiss ko si Jody Barnes. Kalaban natin. Kaya parang sabi sa defense. It's defense. Kasi nakilala yung Coach Ray, nakilala itong team natin sa defense talaga eh. Lahat to halos, lahat dumidepensa eh. Except si KG yata eh. Sabi si KG. Cage. Si Roger talaga ang anchor natin sa defense sa backcourt. Oo, oh, grabe yan. Magtinginan lang kami ni Roger at sinabi ko, Jerry, ikaw na bahala. Alam niya na. Susundutin niya na, kukurutin niya na. magagalit talaga yung kalaban, dinilay namin pareho. So, si Roger, simula, pati si Kid, lahat ng champion sa Pure Foods yan, mag- kasama, 2002, 2006, 2010, si Kid tsaka si Roger. Kasama Ronnie. Talaga yan, naglalaro. Coach Ronnie on the first year, then after that, coach na. Si Cap naman on the first year player, tapos manager na. Yeah. Napala naging teammate ko pa si Kirby. Oo. Yes, they are. Derek Brown. Derek Brown yun. Binabalik-balikan ko yun. Pinapanood ko palagi sa'yo. Ako rin. Ako rin. Pinapanood ko yun. Kelvin si Price. Payat kay Paul noon. Nung dumating si Roger noon. Mas payat pa kay Paul. Mas payat pa si Paul. At si Roger. Oh, time na condition yun. Pala, coach, condition. Sobra, sobra. Kaya alam mong ginagawa ko pag nag-iinsayo kami, ang bilis tumakbo eh. Nawakan ko yung t-shirt para kasama ko. Pati yung balat ko sa likod, kasama. Pag umawakit ko si Ronnie. Oh, 9 months after, nag-retire na ako. Tapos agad. Paki-explain naman kay Boss Cap yung connection. Actually, nung kasama ko si Coach, si Ronnie at saka si, ano, si Coach Boyet, kawawa din ako nung time na yun, Paul. Yeah, ganun talaga, no? Kasi ako yung pinaka-bata din sa ano eh, sa mga guards eh. Bugbog ako sa kanila, sa totoo lang. May Calmo, may Boyet naman. Naalaga. At yung ano ko, grabe yun, si Boyet din, Fernandez, pag nag-ano.